Hey y'all! Ako nga pala si Grace and welcome back sa aking channel. Sa video natin today, magka-carve tayo ng pumpkins at gagawin nating jack-o'-lantern for the Halloween. Alright! So meron tayong dalawang pumpkins at gagawin nating jack-o'-lantern for the Halloween. So tara guys, samahan niyo ako! Dito tayo sa Costco bumili ng large pumpkins. So today, gagamitin natin itong Insta360 camera at itong phone natin while I'm carving the pumpkin. So ito yung aking carving tools na nabili sa Amazon. So I have this for years and it's very helpful to have this when carving the pumpkin. Let's do it! So we start cleaning the pumpkins. So, kailangan kasi malinis siya. And then, mag-start tayo na butasan yung top ng ating pumpkin para makuha natin yung mga buto and laman na nasa loob ng ating pumpkin. Cleaning the inside of the pumpkin takes a while. So, kailangan kasi maayos and malinis yung pagkalinis mo dun sa loob. And makikita mo dito, ito nga yung nasa loob ng pumpkin, yung mga seeds. Buto ng mga pumpkins. Like what I said, kailangan malinis yung loob para mailagay natin ang ating candle or light sa loob ng ating jack-o'-lantern. After nga natin malinis yung sa loob ng pumpkin natin, nag-draw tayo ng face. So you can do whatever face you want. Every year tayong nagka-carve ng pumpkin. So this year, dalawa yung ginawa ko, isa yung face and isa is yung cat. So, kinarve natin to gamit ang aking pumpkin carving tools. Napakadali lang maggamit ng tools for carving the pumpkins kasi hindi siya sharp. Unlike using the knife. So, saan nga ba nag-originate itong carving the pumpkin and doing the jack-o'-lantern? So, nag-umpisa nga ito sa Ireland and Scotland. Nag-migrate ang mga Ireland and Scotland people sa US at dinala nila itong tradisyon na to sa Amerika. Ang ginagawa nila is magka-carve sila ng pumpkin at in-place nila ito sa kanilang mga window or sa harapan ng kanilang door para matakot yung stingy jack and other wandering evil spirits. At hanggang sa na-adapt na nga ng mga Americans ang tradition na ito. So, ito na yung carved pumpkin natin. And ilalagay natin itong pumpkin light. Para mamaya, makikita nyo yung end product natin. Alright! So, ito na nga ang ating end product. So, ito yung kinarve natin kanina at ilalagay natin itong pumpkin light sa loob nito para makita natin kung gaano kaganda yung pag-carve ng ating pumpkin. So, samahan nyo ako mamaya. So, nilagay na natin yung light. Hindi ko alam na nag-change pala ito ng color. But anyway, it's still good kasi the battery lang naman siya yung light natin. So, mamaya, pag nagdilim na, makikita natin ang totoong itsura ng ating pumpkin. So, ito yung end product natin. Hindi pa masyadong madilim. Pero, you can see our jack-o'-lantern. Hindi ako nasayahan dito sa pumpkin light na nag-iiba ng kulay. So, change natin into candle. Ito na ngayon ang itsura niya. Traditional candle sa loob ng ating carved pumpkins. Itong pumpkin na to is yung face and itong pumpkin naman na ito ay pusa. Ito yung mga ilang pictures natin with biscuit at ang pumpkin pictures. At ito nga kapag madilim na, nakita nyo naman, mas maganda talaga kapag real candle ang nilagay natin sa loob ng ating pumpkins. Kasi dito mo talaga malalaman yung itsura ng pag-carve ng pumpkin mo. And it turned out,
na maganda ang ating pag-carve for our pumpkins this year. And that's for today's video. If na-enjoy mo itong video na to and want to see more, please don't forget to like, comment down below, at mag-subscribe sa aking channel. Hit that subscribe button and notification bell so you'll never miss out on my upcoming videos. Available rin tayo sa social media. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Please also subscribe to Paco Mabi. Happy Halloween!